Kasunod ng mga naitalang insidente ng nakawan sa lungsod, iminungkahi ng City PNP na mag-install ng mga CCTV cameras ang mga may-ari ng mga establishmento upang makatulong anya sa pagkakahuli ng mga kriminal. Ayon sa hepe ng City Police Station 1 na si Police Captain Kenneth Rosales, hinihintay na lamang umano ng mga ito ang mga i-install na mga CCTV camera sa lansangan ng lungsod upang mas maging mabilis ang pagresolba ng mga ito sa mga insidente. They are now preparing to to install ng street lights, same with traffic lights na meron na pong nakamount na CCTV CCTV devices. So but then it would be best if all establishments, even po yung mga kabahayan natin, no, na meron silang sarili na CCTV devices na naka-install sa bahay nila. Makakatulong po to not only in solving crimes. Malaking bagay din po to sa to preempt those crimes to happen. Ayon naman sa alkalde ng lungsod, responsibilidad anya ng may-ari ng establishmento ang bantayan ang kanyang pagmamay-ari at hindi dapat anya isisi sa mga otoridad o sa lokal na pamahalaan ang mga insidenteng nangyayari na hindi anya saklaw ng kakayahan ng mga ito. Isang simpleng kaso ng nakawan ay babatikusin agad natin ang kapulisan, babatikusin ang sundalo, babatikusin ang local government unit. Hindi naman tayo nagagalit, pero sana ay umalis na tayo sa mentalidad na ganyan. No? So kung may problema talaga, makipagtulungan kayo. Unang-una, kung may establishment kayo, meron kayong responsibilidad na guwardyahan yung sarili ninyong establishmento. So nasaan? Ba't wala siyang CCTV camera kung talagang nagninegosyo siya? Yung kanya bang negosyo registered sa city government? Meron ba siyang business permit? Di ba? So kung ganyan, if you are not also doing your obligation sa city government, wala kang karapatang magreklamo. Pero naiintindihan natin yon. Nakawan is nakawan, whether licensed or hindi ka licensed na business, pero make your reklamo proper. Huwag yung kung kani-kanino ka nagsusumbong, tapos pag bini-verify, hindi ka naman nagko-cooperate. Ang pahayag ni Mayor Matabalaw ay kasunod ng nangyaring insidente ng nakawan sa lungsod na tila ba anya ay nauna pang batikusin ang mga otoridad at pamahalaan bago pa man gumawa ng hakbang ang biktima para ma-report sa kinauukulan ang pangyayari. Napaka-unfair naman po, no? Palagi po kami binabasa sa social media na ang dami daw po nangyayaring krimen and then wala kaming aksyon. Paano po namin malalaman wala naman po nagre-report? And dapat officially ma-record po siya sa aming blatter at para ma-actionan. And lumalabas parang trial by publicity nangyayari. Tinatry na kami publicly na wala kaming ginagawa. When in fact, siyempre, katulong na namin dapat sila ang mamamayan, pati ang media sa paglutas ng suliranin ng kriminalidad. Sa ngayon, umaasa pa sa mas mataas na police visibility ang Cotabato Police mula sa mga bagong mga motorsiklo at police car na natanggap upang mapataas ang antas ng security measures na ipapatupad. Mula dito sa Cotabato City, kasama si Marlon J. Dihino, ako si Crisbel May Lorenzo para sa Kutang Bato News.